Masipag na janitor si Mang Ruben sa isang paaralan. Pasukan na naman at kailangan niyang panatilihing malinis ang kapaligiran dahil sa dami ng estudyante dito. Habang abala sa paglilinis si Mang Ruben ay nakita niya ang dalawang batang magkapatid kaya sinabihan niya ito na hintayin lamang siya sa labas. Sandali lang at baka mahuli tayo. Basta maghintay lang kayo dyan at kukuha tayo ng tamang oras. Sabi ni Mang Ruben kay Alexa kasama ang nakababatang kapatid ito na si Mikayla. Ang dalawang bata naman ay matiyagang naghintay sa tamang pagkakataon. Ang janitor naman ay hinihintay lang na umunti ang tao sa kanilang paligid upang panandaliang umalis sa kanyang pwesto. Talaga namang naghintay ng matagal ang magkapatid at sa wakas ay nagkaroon na rin ng tamang pagkakataon si Mang Ruben na puntahan ang dalawa. Pasensya na Alexa at talagang maraming tao. Pag nakita ako ng principal o kahit na ng guro, ay baka masermonan ako, paumanhin ng matanda. Naku, wala pong problema Mang Ruben. Nakakahiya naman po dahil kayo pa ang gumagawa ng paraan. Bumalik na po kayo sa pwesto nyo dahil baka mapagalitan na kayo, sagot ng bata. Ngunit sa pagbalik ni Mang Ruben ay nakita pala ito ng principal na si Ma'am Tess. Ang trabaho mo dito ay maglinis at maghakot ng basura. Hindi ang makipag-usap sa mga batang pulubi sa daan. Kung naiinip ka, ay maglinis ka na lang at humanap ka ng ibang gawain, hindi yung kung ano-anong bagay ang pinagkakaabalahan mo, galit na sabi ng principal. Napayuko naman si Mang Ruben at humingi ng paumanhin. Pasensya na po ma'am, may ibinigay lang po ako sa kanila, kaya ako sila pinuntahan. Wala pa naman pong 2 minuto ko silang kinausap. Pasensya na po talaga Ma'am Tess. Nakayukong sagot ni Mang Ruben. Ngunit pinagbantaan na ng principal ang matanda na kung sakaling makita muli nito na nakikipag-usap siya sa mga bata, ay ipapatanggal na siya sa trabaho. Sa susunod na makita kita nakatunganga o may iba kang ginagawa, patatanggal na kita sa trabaho at tingnan natin kung magawa mo pa ang bagay na to. Sige, bumalik ka na sa trabaho mo at linisin mo na din pati ang mga banyo, pananakot ng principal. Kailangan talaga ni Mang Ruben ang trabaho, kaya nagmamakaawa siya sa principal na huwag siyang tanggalin sa trabaho. Sa totoo lang kasi ay may sakit ang kanyang asawa at kailangan niyang ipagamot ito. Ngunit ang kanyang kinakatakot ay ang mga mata na matandang principal na palaging nakabantay sa kanya. Kinabukasan ay muling nakipagkita ang 20 bata kay Mang Ruben upang humingi muli ng pagkain. Ngunit nang makita ng matanda na nakatingin sa kanya ang principal, ay hindi niya muna pinansin ang mga ito. Sa tanghalian niya na lang ito balak puntahan, nang sa ganon ay malaya siyang makalabas. Nang sumapit ang tanghali ay lumabas na si Mang Ruben. Niyaya niya ang 2 na pumunta sa karinderya at doon ay sabay-sabay silang kumain ng tanghalian. Pasensya na kayo mga bata ha, marami kasi akong ginagawa. Dahil marami akong nililinis na classroom. Marami ding inutos sa akin ng principal, kaya ngayon ko lang kayo napuntahan, paumanhin ni Mang Ruben sa 2. Masayang-masaya naman ang mga bata dahil sa wakas ay magkakaroon na ng laman ang tiyan nilang kumakalam. Samantalang si Mang Ruben naman ay napili na lamang bumili ng kanin at ang kanyang ulam ay sabaw. Nagtaka naman ang 2 dahil masarap ang kanilang ulam. Tapos ang kay Mang Ruben ay tanging ito lamang. Tay, bakit po sabaw lang ang ulam nyo? Tara po at paghati-hatian natin ang ulam para magkalasa naman po ang kinakain nyo, sabi ni Alexa sa matanda. Wag na, kami merienda ko lang naman kaya busog pa ako. Sige na, kumain na kayo at damihan nyo ang kain. Baka bukas na ulit tayo magkita-kita, nakangiting sagot ng matanda. Ngunit ang totoo ay nagtitipid si Mang Ruben. Wala na kasi itong natitirang pera sa araw-araw, kaya kanin at sabaw lang talaga ang kanyang kinakain upang mabigyan ng masarap na ulam ang 2. Ngunit naisip ni Mang Ruben na kausapin ang panganay sa magkapatid. Alexa, napapansin ko lang na nagpapagala-gala kayo dito sa lansangan at umaasa sa mga hinging pagkain. Nasaan na ba ang mga magulang nyo at bakit hinahayaan niya kayo? Wala ba silang balak na pag-aralin kayo magkapatid? Malungkot na tanong ng matanda. Nang dahil sa kanyang tanong ay hindi na iwasan ng bata na tumulo ang mga luha.
Simula bata po kami ay hindi ko na nakilala ang tatay ko. Pero bago po mamatay ang aking nanay, ay kwento niya sa amin na nasa ibang bansa daw po ang aming ama. Pero isang araw daw po ay babalik siya para sa amin at kukunin kami magkapatid. Kwento ng batang si Alexa. Ah, edi ibig sabihin mo ay namayapa na ang iyong ina? Tanong ng matanda. Opo, wala na po siya, kaya sa aming tiyahin na lamang po kami nakatira. Kaso, alam niyo naman po ang dahilan kung bakit kami nasa labas. Malupit po siya at sinasaktan kami magkapatid. Higit sa lahat ay ginugutom niya po kami. Siguro kung hindi ka namin nakilala, Mang Ruben, ay hindi na namin alam kung saan pa kami pupulutin. Sana po maging magandang kinabukasan namin para mapalitan namin ang kabutihan ng inyong puso, sagot ng bata. Nang dahil sa nalaman ng matanda ay lalo pa itong naawa sa dalawa. Ito pala ang tunay na dahilan kung bakit pag-alagala ang dalawang bata. Magdasal lang kayo at magtiwala sa Diyos. Tiyak akong may mabuti siyang plano para sa inyo at hindi naman ako naghahanap ng kapalit. Ang gusto ko lang naman ay makitang nakangiti kayong dalawa. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil nararanasan ko din naman ang magutom, nakangiting sabi ng matanda. Nang makita ni Mang Ruben ang oras ay bigla siyang naalarma. Nalibang siya sa kwento ng bata at halos kalahating oras na pala siyang hindi nakakabalik sa eskwelahan. Pagbalik niya roon ay naroon si Ma'am Tess na galit na galit. Mang Ruben, hindi ibig sabihin na matanda ka na ay pagbibigyan na kita. Inuubos mo ang pasensya ko at talagang tatanggalin na kita sa trabaho mo, sabi ni Ma'am Tess. Ngunit hindi na nadaan sa pakiusap ang prinsipal matapos magmakaawa ni Mang Ruben na kailangan niya ng trabaho dahil may sakit ang kanyang asawa. Wala na siyang trabaho nang dahil doon at inaalala niya ang kanyang asawang may sakit pati na rin ang dalawang bata. Ngunit kahit walang trabaho ay pumupunta siya sa harapan ng eskwelahan upang sabihan ng dalawang bata na aampunin niya na lamang ang mga ito. Pero huli na ang lahat. Nalaman siguro ng mga bata na wala na siya roon, kaya hindi na niya ito nakita, kaya umuwi na lamang siya sa kanilang bahay upang mamitas ng mga talbos ng halaman na pwede nilang makain. Laking gulat naman ni Mang Ruben nang makita niya na mayroong magarang sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Agad niyang ipinagtaka kung sino ito. Sa pagpasok niya sa loob ng kanilang tahanan ay nakita niya ang dalawang bata na malinis at magara ang kasuotan. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa at nakabili kayo ng magarang kasuotan? Nagtatakang tanong ni Mang Ruben. Sa ibang bahay na po kami nakatira, Mang Ruben. Kahapon lamang po ay kinuha na kami ng tatay namin at totoo nga po na galing siya sa ibang bansa. Sa wakas po ay nakalaya na kami sa mapanakit naming tiyahin, nakangiting sagot nito. Ganun ba? Maraming salamat naman sa Diyos at magiging maayos na kayong dalawa. Galing ako sa tapat ng eskwelahan at hindi ko na kayo nakita doon. Yun pala ay ganito na ang nangyari, masiyang sagot ng matanda. Mang Ruben, alam po namin ang problema nyo at alam din po namin na natanggal kayo sa eskwelahan nang dahil sa aming magkapatid. Kuwento namin kay tatay ang lahat ng kabutihan nyo at handa daw po siyang bigyan kayo ng malaking halaga ng pabuya, sabi ni Alexa. Lumabas sandali ang driver ng sasakyan at sa pagbalik nito ay daladala ang isang maleta na naglalaman ng pera. Gulat na gulat si Mang Ruben nang buksan ito dahil kulang-kulang sa 1,000,000 ang halaga nito. Higit pa po dyan ang utang na loob namin sa inyo. Dahil sa inyo ay hindi kami nagugutom. Ngayon po ay pwede nyo nang ipagamot si nanay, tsaka sabi nga po pala ni tatay ay kukunin niya kayong taga-alaga sa amin. Doon na daw po kayo tumira at isama niyo daw po siya, sabi ng bata sabay turo sa kanyang asawa. Laking pasasalamat talaga ng janitor sa magkapatid. Maraming salamat sa inyo dahil sobrang laking tulong nito sa akin, pasasalamat ni Mang Ruben. Nang dahil doon ay tuluyan nang gumanda ang trabaho ng matanda. Siya na ang nagsilbing lolo ng mga ito at masaya silang namuhay ng magkakasama. Shoutout po kay Ma'am Cecil Ibamit Taino ng Paete, Laguna. Maraming salamat po.
At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.